sa ating butihing panauhin, Mr. Cyrus Mer, Madam Jane, Director ng AMS Asia. Sa aming butihing Presidente, Mr. Arnolfo S. Morgan. Sa aming butihing Executive Director, Mr. Jerry Webb G. Murray. At sa lahat ng nasa pamunuan, mga guro at tauhan sa ating pamilya, mga kaibigan, at mga nagtatapos, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay Tagalian, Batangas, at anak ni Mrs. Michelle Lepe Lapitan at ni Mr. Efren Ermita Lapitan, isang dual tech alumnus mula sa Section 822, Batch 1991 to 1993. Palakpan ang mga. Noong ako ay nagtapos sa sekundarya taong 2013, ako ay nag-enroll sa kursong Bachelor Industrial Course sa Batangas State University, Alangilan Campus sa Batangas City. Hindi ako nagtagal dahil napagpasyahan ko na hindi ito ang kursong para sa akin. Nagdesisyon ako na ibig ko talaga ay mga ipatungkol sa makina at mga motor at sa pagpapatakbo nito. Pagtutuwa mo, gaya ng tatay. Nakita ko kung paano magtrabaho ang aking ama. Hindi siya nahiyang magsimula sa pagkukumpuni ng mga silang appliances sa mga kapitbahay. Sa totoo lang, siya pa mismo ang naghahanap ng marerepero. Pinalad din siya makapagtrabaho bilang machinist sa mga kumpanya tulad ng Central Azucarera Don Pedro, o mas kilala sa tawag na CADP, at sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation sa Tabangao, Batangas. Tinalad din ang, sa katunayan, umuwi lang siya para sa aking graduation mula sa Saudi Aramco. Umuwi lang siya mo. Sa kanya ko natutunan ang trabaho, anuman ito, ay dapat pagbutihin at tapusin na maayos. Hindi niya ako pinabayaang hindi payuhan at gabayan upang ang buhay ko ay umayos. Malaki ang contribution niya sa pagiging disiplinado ko sa simula pa lang. Hindi nakakapagtaka sapagkat graduate nga siya ng Dual Tech Center. Kinabukasan din, ay sinamahan ako ng aking tatay dito sa Dual Tech upang mag-enroll ng kursong Electromechanics Technology. Nung makita ko yung mga estudyante sa Dual Tech, ay lalo akong tuwa sapagkat pinag-aaralan nila yung kurso ng actual o hands-on. Kaya sabi ko noon, gusto ko dito sa Dual Tech. Matapos kong malaman ang resulta ng aking pagsusulit, ay excited na agad ako kung kailan ako magsisimula sa aking pag-aaral dito sa Dual Tech. Nung malaman ko na 3 araw lang at magsisimula na agad ako, naisip ko na, parang ang bilis naman. Magsisimula na agad. Siguro, sa kadahilan ng sanay ako na malapit lang sa pamilya at mga kaibigan, kaya ako siguro naisip ang mga bagay na yun. Pero dahil may pangako sa buhay, ay sinunod ko lahat ang sinabi sa akin ng Dual Tech. January taong 2016, ay nagsimula na akong mag-aral dito sa Dual Tech at ako'y napabilang sa pangkat na C504. Ang unang mong nalaman ay ang mga rules na kailangang sundin, hindi dahil kailangan ng sundin, dahil na rin upang madisiplina kami ng maayos. Tapos, akala ko noon ay puro technical lang ang tinuturo sa mga estudyante dito sa Dual Tech. Meron din palang Christian Doctrine na tinuturo para lubusang makilala namin kung sino at ano ba talaga ang Diyos. Sabado noon ang tanghali. Ang lahat ay nagtitipon-tipon sa study hall. Tapos, tinanong ko yung mga one-year students na naghahandel sa amin noon. Sabi ko, kuya, ano meron?
Ay, meron dito tayong holy mass na ginaganap dito sa duwat kapag tanghali. Sagot niya, habang tumatagal ay aking nagugustuhan ang duwate dahil sa araw-araw na pagpasok ko ay panibagong kaalaman ng aking natutunan. Noong unang linggo ng aking immersion dito sa duwate, naisip ko na parang hirap. Dahil madaming rules at stricto pa. Pero sinabi ko sa sarili ko na wag lang naman akong gagawa ng ayaw nila wala naman siguro magiging problema. Marami akong natutunan dito sa Duwante. Natuto akong magtorno, gumamit ng mini machine, mag-welding, gumawa ng power supply, mag-connecta ng motor control at marami pang iba. Natutunan ko din kung paano makisalamuha at kung paano tratuhin nang maayos ang aking kapwa bilang isang tao. Malaking tulong itong Duwante para sa aming mga kabataan may pangarap sa buhay. Dahil balang araw, karamihan sa atin, ay siguradong tatanggapin ang sakramento ng kasal at bubuo ng sariling pamilya. Tayong mga lalaki ang pangunahing magtatrabaho upang buhayin at tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga magiging pamilya. At napakaganda ang pundasyon itong Duwate upang magkaroon tayo ng maayos na pamilya at buhay balang araw. Noong natapos ko ang 6 months basic stage training program, ako ay nadestino at nag-OJT sa isang semiconductor company sa Carmen Ray Industrial Park 2. Ang kumpanyang ito ay kilala sa pangalang AMS Asia Incorporated. Ako ay na-assign sa departamento ng WLP or Wafer Level Package bilang isang production operator. Noong una, medyo naiingit ako dun sa mga kasamahan namin na destino sa ibang department gaya ng process engineering at mga kagaya ng maintenance engineering. Ako ay isang dicing machine operator at kami ang nag-ooperate ng makina na naghahati-hati ng mga silicon wafers para maging dices. Kritikal ang aming unang 4 na buwan sa planta dahil ang akala ko noon ay apprentice lang kami sa loob pero kami pala mismo mag-ooperate sa mga makina. Yung ginagawa namin sa loob ng planta ay halos kaparehas din ng mga ginagawa ng mga regular na empleyado. At sa mga oras na libre ako o walang material na ipaprocess, nag-aaral ako ng process ng iba't ibang department upang may matutunan din ako sa bawat linya. Nanonood ako sa mga technician kapag sila ay nagkukumpuni o nagse-set up ng mga makina at nagtatanong din ako sa kanila kapag may hindi malinaw sa akin. May ibang technician na hindi ka gusto turuan o ayaw nila na pinapanood sila kapag naggagawa sila. Pero hindi mo naman sila masisisi dahil siguro may nakikang sinaman na kanina. Pero pasalamat lang din ako dun sa mga technician na kahit alam nilang operator ako, eh willing silang turuan ako ng mga gawain ng technician. Bilang OJT from Duwate, dapat tayong maging buwaran sa loob at labas ng kumpanya. Dapat hindi tayong mahahawa sa iba. Kailangan maging matatag tayo dahil mayroon tayong sariling daan na pinabalangkas. Sa buhay natin, lagi natin tatandaan itong dalawang bagay na ito. Una, ibigay natin yung lahat ng ating makakaya. Ba, yun din naman yung message ng Opus Dei, pinagkag ni Jose Maria Escriba. Pagputihan, pabanalin, ang araw-araw na gawain, trabaho, at ialay natin dito sa Diyos. Pangalawa, Diyos na ang magpupuno sa mga kulang pa. Magkakaiba tayo ng pinagdaraanan sa buhay. Pero ito ang masasabi ko sa ating lahat. Huwag tayong lumaban ng mag-isa. Dahil ang kailangan natin ay ang karabay. Kailangan natin ang Diyos. At bibigyan niya tayo ng kakayahan, lakas ng loob, at karulungan na kailangan natin. Mga kapwa ko magtatapos. Alam ko magkakaiba tayo ng dinanas ng pagsubok sa buhay, sa ating training.
Pero napaglabanan natin ito at natapos natin sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Ngayon, nandito tayo sa tangating mga toga. Simula sa araw na ito, lalabas tayo sa duwate na dalang matang inukit sa puso at isipan ng bawat isa sa atin. Tungkulin natin bilang isang duwate graduate na isa buhay at ibahagi sa ibang natutunan natin dito at tulungan ang mga tao na nangangailangan ng tulong natin. Maraming salamat, duwate. Binigyan mo kami ng mataas na kalidad ng edukasyon. Sa aking mga magulang, mga kapatid, kayo naging inspirasyon ko sa buhay. Sa aking classmates, batchmates, lahat ng Duwatek staff, mga learning facilitator, coach at mga mentor, sa lahat ng industrial coordinator ng Duwatek, maraming salamat po. Ganun din sa lahat ng partner companies ng Duwatek na patuloy na sumusuporta sa aming pag-aaral sa AMS Asia Incorporated na kung saan ako nag-training, mga co-training, mga co-worker, sa mga tagapagtaguyod ng Duwatek, maraming salamat po. At higit sa lahat, pasalamatan natin ng Panginoong Diyos sa lahat ng biyaya na pinagkaloob sa atin. Lagi natin tatandaan na lahat ng kung anong meron tayo dito sa lupa ay pagmamayari ng Diyos. Yang mga iyan ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Kung tayo nakakahat sa pamumuhay, dahil yan sa Diyos. Kung may talinong taglay, biyaya din ng Diyos. Ating isaisip na ang tunay nating mithiin dito sa lupa ay makarating sa langit at makasama at makita ang Panginoong Diyos. Ano pa narinig? Face to face. So, yun na. Hindi ka na matatagalin pa. Muli, isang pagpalang umaga sa ating lahat at pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Thank you.